gift. Bata pa lang ako, ay marami na akong nakikita at nararamdaman na hindi pa ang karaniwan. Minsan, nagpa siya ang mga magulang ko na humingi ng tulong sa albularyo para ipasara ang aking third eye, pero walang nangyari. Hanggang sa nakapag-asawa na ako, ang asawa ko na hindi kailanman naniniwala sa ganun, ibang-iba siya. Ang sabi pa niya sa akin, 29 years ng existence niya sa mundo na hindi daw niya napatunayan ng ganoong bagay. Hanggang sa naisip ko, sana isa na lang ako sa mga taong hindi nakakakita, hindi nakakaramdam at nakakaranas. Ayoko na ng ganito. Naisip ko, sana hindi magaya sa akin ang alinman sa anak ko. Hanggang isang araw, napagpasyahan naming ipagdiwang ang kaarawan ng isang mong anak sa Manila Zoo. February 23, 2017, mga 2:30 PM, kami nakaalis sa Caloocan sa may Arten kami dumaan. Nakitaksi lang kami, pero naabutan pa rin ng napakatagal na traffic. Pakanan na kami sa Manila Zoo at inabot na kami ng 3:30, nagsinabi ng driver na 5 PM daw magsasara. Kaya't nag-decide kami huwag na lang tumuloy at doon na lang maglakad-lakad sa may Rojas Boulevard para makalanghap ng sariwang hangin. Bumili na lang kami ng pagkain para i-take out at kainin sa bay. Masayang-masaya ang tatlo kong anak na nagtatakbuhan. Naglalaro ng habulan. Doon kami nakaupo sa may aisle yung mga may damo-damo. About 6 PM onwards, patuloy sila sa paglalaro. Panay lingon sa akin si Sheila, ang 5 years old kong birthday girl noon. Kaya lumapit ako, tapos bigla naman siyang tatakbo, kaya uupo ako ulit. Pag-uwi sa bahay, sabi niya sa akin, "Ma, may nakatayong babae sa inuupuan ninyo. Nakaputi, parang pangkasal, tapos andun lang siya, pero parang nakalutang." Sabi ko, "Bakit hindi mo sinabi kanina?" Sabi niya, "Eh kasi baka matakot kayo eh." Natulala lang ako at dahil medyo natatakot ako sa kinuwento niya dahil gabing gabi na, sabi ko, "Magpahinga ka na muna. Bukas mo na lang ikwento ha? Happy birthday, Nak." Sabay yakap at halik sa kanya habang medyo tulala pa rin ako. Tapos sa yun, kinabukasan ay tinanong ko ulit siya, pero hindi para matakot ako ulit sa harap ng daddy ko sa may sala para may kasama kami. Tanong kong muli, "Anak, ano yung kinuwento mo kagabi?" "Sa may inuupuan nyo, may babaeng nakaputi. Parang may takip din na puti yung mukha niya, tapos nakalutang." At dinugtungan ng daddy ko, "Ah, yung nakasuot pang kasal?" Nagulat ako sa sinabi ni daddy. "Ano di?" "Nakita ko rin yun, nakalutang. Di masyado kita ang mukha, andun lang siya nakatayo." May third eye din ang daddy ko at ang lolo niya ay isang albularyo nang nabubuhay pa. Nagkibit-balikat na lang ako. Ayoko na marinig yung kwento nilang dalawa dahil ayokong isipin ganoon na rin ang anak ko. Nakakakita na rin siya. Hindi pa niya alam ang mga tungkol sa White Lady Aswang o ano pa man. Ayaw ni daddy na manood kami ng horror movies dahil nga matatakotin ako. Bunga ng bata pa lamang ako'y bigla-bigla na lang may nagpapakita sa akin na sa sobrang takot ko'y para na akong mababaliw. Hindi ako sanay at ayoko masanay. Ayoko nito. Mahal ko ang Diyos. Hangamang nasa langit at malakas ang pananampalataya ako. Fast forward nitong nakaraang linggo lang, kaya ko ito naisipang ikwento ay dahil nagkwento na naman siya sa akin. Sabi, since nangupahan kami dito sa Bulacan ng mga magulang ko at dahil marami na kaming anak, bumukod kami ngunit tabi pa rin bahay. Paminsan ay sa mga magulang ko sila natutulog. Isang gabi ay nagtatahulan ng mga aso.
Sa labas, doon siya natulog sa kabila. Sanay na ako na maingay ang mga aso sa gabi kahit walang taong dumadaan dahil napakadilim dito. Kinabukasan ay nagkwentong muli si Sheila sa akin. Ma, kagabi maingay ang aso. Sumilip ako sa bintana niya. Mama, may nakita akong babae. Nakaputi, lalaking naka-blue at dalawang bata na nakapangbahay nasa may tabi ng puno. As usual, hindi na naman ako kumibo. Kibit balikat at hindi na paghahalata ang sobrang takot. Tumawa lang ako at pabirong sinabi, "Hay nako nak, tinatakot mo na naman si mama." Tapos ay tumawa lang ako. Sagot niya, "Oo nga, promise, nakita ko talaga pagsilip ko." Sabi ko, "Shh, sige na, maglaro ka na dyan at huwag mo nang isipin yon. Nako na mamalikmata ka lang." Ayoko na kasing pag-usapan pa yung mga ganong bagay. At pagkatapos ay naglaro na lang siya ulit habang ako iniisip pa rin yung mga sinabi niya. Kasi yung white lady, lagi kong nakikita yung tuwing uuwi ako ng madaling araw nung may work pa ako sa Manila sa call center. Tapos yung dalawang bata, nakikita daw ng kapitbahay namin, kaharap lang namin sa bahay. Pero hindi pa yun alam ni Sheila. At yung naka-blue na lalaki, yun ang suot ng may-ari dito sa inuupa ang bahay namin noong namatay siya isang taong mahigit na at minsan na rin sa akin nagpakita. Sana'y may masabi kayo kung ano man ang maaari kong gawin. Hindi ko na rin alam ang gagawin at ayoko namang maranasan ni Sheila ang takot na naranasan ko.